Hey guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back po sa ating YouTube channel. Bali ngayong araw guys, yung gagawin po natin is mag-aasinto na po tayo ng hollow block para dito sa ating dalawang aposte. Para yung ating lupa rito is maitabo na po natin or maihulog na po natin dito sa mga aposte natin para maganda na yung ating dadaanan mamaya. So ngayon guys, sasamahan nyo ako, tara. So, ang ginawa ko kanina is binaklas ko na po yung aporma ng dalawang poste natin dito. So ito na po yung kanyang aking nalabasan. At then yung ating atay din dito, so okay na rin po. Binaklas ko na rin yung ating forma. Ayan, so maganda na po siya. Ngayon, ang gagawin natin is mag-aasinta na po tayo rito para yung lupa natin is mailaglag na po natin dito sa mismong aposte. Temporary guys, pinimperahan ko muna siya ng red oxide metal primer para yung ating bakal is hindi po siya kalawangin kahit pabasa po siya. Kasi guys, medyo matatagal lang pa yung susunod na pagpapagawa po natin. Yung hollow block na gagamitin po natin dito, pare, is decoator lang po kasi dito sa harapan natin is step lang naman po ito. So gagamit tayo ng adhesive kong hollow block kapag papunta na po rito sa ating mismo nga pader. Bali, yung tambak pala natin dito guys is medyo mataas, pantay po sa hukay. Sa lugar na pagtitirigan ko ng bahay is bahain po siya, so medyo mataas yung tambak natin. And then guys, magkakaroon tayo ng step dito para sa ating entrance papunta po sa ating mismong bahay na. So is magiging aterris po natin yan. And then dito na po natin lagay yung gate. So yung gate naman natin is hahatiin ko lang dito. And then tulak na lang po, release na lang para maganda po yung ating gate dito. Is magli-layout muna tayo rito para sa asinta ng ating CHB or yung ating hollow block. So kailangan lang naman natin dito isa tamse, metro, martilyo, lapis, tsaka paku po. So tuturo ko muna sa inyo guys kung paano mag-asinta ng hollow block. Dito isa kukuha muna ako ng sukat para sa batak ng ating atamsi. So simple lang naman guys yung ating gagawin dito. Kukuha lang ako dito ng 23 kasi kasama na po dito yung ating binder para sa pagpapatungan ng ating hollow block. So 23 lang po yung kukuha natin simula rito sa ating tie beam pataas po sa ating poste. So ito, ayan, kukuha lang po natin. So 23, kasama na po rito yung ating binder. Ayan, 23. And then gagamit po tayo rito ng level hose para mailiot naman natin doon sa kabilang aposte para pantay po yung batak ng ating atamsi. So bali guys, ito yung ating level hose. So napaka-importante nito para makuha natin yung sukat sa kabilang aposte para sa babatakan ng ating atamsi. Ayan. Saan tututok to? Ayan ko ito. Papaano ko lang yung tubig para pumantay dito sa kabila. So lipat tayo sa kabilang aposte. Kasi kukuhain na natin yung sukat. Dito, dito. Ha? Ito na, gigi. Makita mo na? Oo. Okay. So dito guys. Muli ko siya buklay. Ha? Steady lang. Okay, steady lang tayo. So ito yung ating mismong guhit. Okay na? Okay. So ngayon guguhitin natin siya. So, okay na, Otay. Salamat. Pakuha na lang. Oh, well, welcome. Ayan. So pasuyo ako ng martilyo at pako. Yung concrete yan, isang piraso lang. So na ito na guys yung ating layout. Yan, itong guhit na to. Ayan, so papakuha natin siya. So tutok na po yung ating asing hollow block dito. Katamsi pala utoy. So ito, so medyo masikip yung ating. Sana ang tubig. Ano? So ito guys. Papakuha lang natin siya rito ng concrete. Para antay yung ating. Yan. Okay, pausa yung tamsi. Sa yung tamse, ito pala. So okay na guys. Ngayon, tatamsihan natin siya dito. So ibubulang natin yung tamse. Ganyan lang siya. Ikot ko lang yung tamse natin. Tapos ganito, dalawang tupi lang. And then papasok lang sa pako dito. Ayan. Magasgas na. So ganyan lang guys.
Simple. And then alipat naman tayo sa kabilang poste. Lipat mo na rin sa ano. So ihahaba ko lang guys yung tamsi natin. So dito naman po tayo, lipat naman tayo sa kabilang poste. Ayan, so yung ginuhita natin kanina rito, so doon natin ipapako yung concrete natin para mapatakan na natin ng tamsi. So na ito siya. Ayan. Nabas yung mga tubig doon sa ano. So, pantay lang natin. Ayan. Uli. Ayan. So, okay na yan. And then, itali ulit natin dito. Yung tamsi natin. Ayan. Nanggawa ka ng artificial na running water, ha? So, nakatutok lang guys yung ating tamsi rito. Nagaya namin yan si Kevin. Ngayon, yung gagawin natin guys is susukat ulit tayo ng 23 dito, simula rito sa pako natin, pataas naman to. Sukat ulit tayo ng 23 simula sa pako. Ayan. So, ito yung stress natin. Then, 23 ulit. So, ganoon lang din guys yung ating magiging layout. So, kuha ulit tayo ng 23 simula rin sa pako. Ayan. So, 23 ulit. So ito na guys yung butterboard natin, itong mismong poste na po. So kapag ano naman, pwede tayong gumamit ng coco lumber para sa ating butterboard. So dito na natin papako, diretso. So 23. Ayan. So 23 ulit. Ayan. So ngayon, let's go. Tirahin na natin. Guys, baling gagawin po muna natin is maglalagay po muna tayo ng binder dito ng yan, halo natin hanggang dun po sa kabilang poste bago natin siya patungan ng halo block. Ngayon yung naging mixing ratio po natin kapag sa asinta ng ating halo block is 1-4 lang po. So ibig sabihin isang semento tsaka apat na buhangin po. Ngayon lalagyan ko na muna siya ng binder dito. So yung binder natin isang katapat lang po ng tamsi. So ito guys, lagyan naman binder muna siya. Ayan. Hanggang dulo muna. Yeah, I know.
trip talaga na rin isang isko. Kaya naman eh. Ayos na, ayos lang po. Hindi na, kaya ko na. Lalo mong mamahal sa'yo. Saan mo lang naman isang araw sa akin? Yun lamang, takot ako bagay ganito. Dito na lang muna ito. Eh, joke mo lang oh. Takot ako. Lalo extra raw sa akin. Huh? Extra daw boss. 1,000 isang araw. Ah. Malaki pa yung rate mo kay ano ha. Okay, Kuya Mark. Ayusin mo ako. Patutok ako ng hollow block. So yun guys, bali okay na po. Nalagyan na po natin siya ng binder. Yung ating tie beam. So papatungan na po natin siya ng hollow block. Bali guys, kapag tayo maglalagay ng hollow block dito sa ating tie beam, so kung mapansin nyo rito sa ating hollow block is meron tayong malaki yung mata natin sa kabilang apart, and then dito sa ilalim is maliit po. So ayan, ngayon yung ilalim, ngayon yung patong po ng ating CHB is sa ilalim po yung maliit ang mata. So papatong nyo lang siya rito, so sa ibabaw po yung malaki. Ayan. Ito guys yung ating atamse. So saan lang natin siya rito. Ayan. So bali lalam lang yung ating CHB para umangat po siya. Ayan. So lalam lang natin siya. Halo. Ayan. So ngayon iangat-angat natin ng konti para pumantay po rito sa ating batak na tamse. So sipatin lang natin. Ayan, nakakatatlong line na tayo rito, tatlong hollow block na inipapatong natin. So next tayo, dito naman tayo. Atong na natin to. Itong ating hollow block dito. So ganyan lang guys, pamatong nyo kailangan hindi siya lalagpas ng thumbs eh. So dapat ano lang, maglalaro lang yung thumbs natin dito. Ayan. Ano lang siya. Ay, kung naman magbuhos, ay! Ngayon, lalagyan nyo muna guys yung apagitan nito ng ating hollow block para hindi na siya gumalaw. Ayan, so lagyan siya. Yung hollow natin. So ito. Takang natin siya. Dapat ayusin natin. So, dapat hindi siya kiling. Okay na yan. Sige, camera. So next tayo. So naman. Ayan. Ayan. So dito lang. Ganyan muna yung mga pagitan. Hindi siya kumalaw. Ayan. So ano ninyo yung kutsara para lumubog. Ya, untuk ini, jadi ini kayaknya.
Yan. So kailangan dapat apantay yung ating pagkasinta rito. So ayan. Hindi siya nakalagpas sa tamsi natin, and then na tuwid dapat yung ating hollow block. Kailangan apuno yung halo natin. Kanin yung bakal, patok-patokin nyo para bumaba yung halo. So ganito-ganito lang guys yung lagoy natin. Patong-patong lang. Gagini ba ito? Bali, naikasan na natin yung unang patong ng hollow block dito sa ating tie beam. So dapat yung ating asinta rito isa tuwid. So hindi siya parang ahas na balo-baloktot. So ganyan dapat guys yung asinta natin. Ngayon na inilipat ko na yung atamsi natin dito. So ipinako ko na ulit kayo sa ginuhitan natin. Ayan. So tapos na. And then dito guys, tinaas ko na rin para pantay yung ating asinta. Ayan. So nagpapahalo ulit tayo kasi wala na tayong pampatong dito na binder. Ayan. So maglalagay muna tayo ng binder. Init. Ang halo ah. Pero okay yan. Ang halo natin guys. Tapos na pati na yata ito ah. Papasagin yan, boss? Hmm, papasagin mo na. Medyo busto ito na sa gali. So medyo malambot yung halo natin. Dahil na tapang-tapang. So ipapantay nyo lang sa tamse para hindi siya kumiling yung ating asinta. So ito. Masarap ang ulo mamaya nito.
bali tapos na po natin kasintahan dito. So ginagawa niya na Kuya Mar dito isa naglalagay ulit ng manhole. Ayan, para doon sa drainage ng isang tubo ron and then yung para sa akin dito sa loob ng ating bahay. So ganyan lang guys, magkasinta. So napakasimple lang. Bali babatakan nyo lang siya ng atoms eh para pantay na pantay yung pagkakasinta natin dito. Ayan, so hindi siya kiling. So napaka-importante na meron tayong atoms eh para maayos natin yung ating asinta rito. So kunting tiis na lang, matatapos na yung ating harapan. So tinatambakan na nila. So naglagay pa tayo isang manhole doon para sa drainage naman itong bahay ng kapatid ko. Ayan. So nabang natin tubo. Bali orange yung akinasa natin dito para matibay kasi kapag black, isa medyo ano, malambot eh. So orange na yung pinakasahan kasi dinadaanan po ito ay. So yun lang guys, bali pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-asinta ng hollow block para dito sa ating project. Gawin na lang natin sa mga susunod na araw, isa po, flooringan na lang natin yung harapan. Maghintay muna tayo ng mga isang linggo para yung ating lupa rito sa dumasi bago natin siya buhusan ng halo. At sa mga di pa plus sana, subscribe sa mga support tayo yung channel ko. And click the notification bell para lang po din sa aking bagong video. Pag-inan ko muna and see you in my next vlog. Thank you.